Sa akin nga meron akong ano, meron akong experience, personal experience ha. Bumili ako ng Yorkie. Yorkie ang binili ko. Nung puppy pa siya, nang lumabas, naging shih tzu ang itsura. May papel. Yorkie May papel yun. naging Nasa akin yung papel. Hey, ang itsura ng Yorkie ay dapat maliit ang mukha, di ba? Ito mo ang itsura. Ang cute niya, ha? Ang cute. Oh my God. Oh my God. Tama ko. So, ang tsura pero, Yorkie ito. Yorkie yung bili mo. May papel ito. Ang ganda naman shih tzu mo, ang liit. Sabi ko, hindi yan shih tzu. Quirky yan. Hi guys! Good afternoon! How is everyone? Today's going to be a wonderful topic. We're going to have a wonderful episode for you today. But hopefully everybody's doing really well today. Kumusta po kayong lahat? Today, meron nga pala tayong guest, ha? We have a special guest today. We have Oliver from Bahay ni Bantay. So, wait lang natin kung ready na si Oliver. Okay? So, ang ating guest for today is Oliver Infomio. Oliver is a veterinary trained professional. He is one of the founders and owners of Bahay ni Bantay. So, let's bring him up. Kumustahin natin si Oliver. Hey, Oliver! Hello, mga kabarks! Kamusta mga magandang kapon? I love that. The barks. Kamusta, Oliver? Kamusta ang quarantine life? Ito, nandito lang sa bahay. Tahimik. Puro asong kasama. Meron pa kayo tinatanggap ngayon na, ng mga guests nyo sa bahay? Meron. Karamihan, puro mga sa foreigner nga, mga umalis ng bansa. Okay. Good to know. All right. So ang topic natin ngayon, Oliver, so si Oliver kasi matagal na kami kaibigan ni Oliver. So since we got into the dog industry, halos sabay kaming nag-grow. So ang nangyari talaga is napapag-usapan natin, Oliver, about dun sa breeding palagi. Kasi ito yung isang bagay na, isang topic na mainit na mainit para sa akin. Mainit na topic yan lagi yan. Sa akin, para sa akin na isang dog trainer at saka isang veterinary trained professional or pet care professional like you. So karamihan talaga, since madami tayong tinatanggap ng mga aso, di ba? Ang nakikita natin, bakit ganito yung aso? So kahit na hindi pa natin na hawakan mismo o nakikilala mismo yung aso, nakikita pa lang natin, first impression pa lang, parang it actually gives you an idea already on what's the problem or ano yung possible history ng aso nito. No? So minsan naman, tumatama tayo. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. No? So ang topic natin ngayon is what is a puppy miller? So medyo controversial topic to in a way kasi maraming mga tao masasaktan. Do you agree? Tama. Siguro dapat rin natin muna malaman rin siguro kung ano yung difference ng puppy milling sa kayong breeder talaga rin para mapag-usapan ng mas maganda. Right. Okay, I actually prepared a few slides para gabayan tayo mamaya. Pero siguro para sa mga hindi nakakilala, Oliver, how long have you been in the industry, siguro ikaw nang bahala magbigay ko na ng quick background about Oliver at Bahay ni Bantay. Okay, by the way, my name is Oliver. I studied vet. I finished my vet. And ano pa ba? Nag-breed ako more than 30 years na. Not breeding talaga siya, but a pet lover. For more than 30 years na siya. Tapos ngayon, more than going 7 years na for
dog boarding dito sa area ko sa Taguig. Basically, all of my life, puro asong kasama namin, kasama ko. And, yun. And so far, okay naman. I love my dogs. I right now, meron akong 14 dogs. Dalawa doon rescue. Wow. Actually, not rescue, abandon. Na-abandon ng mga guests. Right. Dalawa. Right, that so, is so nice. Sila kahit paano. Okay. Yun. All right. So, dun sa ano sa topic natin ngayon, ito very excited. So, nag-uusap kami ni Irene kasi sabi niya, nako marami kang makakaawa diyan. And meron din mga ibang tao na nagsabi sa akin na controversial 'yan in a way kasi yun nga katulad ng sinabi ko, meron mga tao na hindi aamin na magfo-fall sila doon. Na they will say, "Hindi, professional ako. Hindi alam kung ginagawa ko." No, pero mamaya kung titignan natin yung criteria, titignan mo parang pasok sila doon eh, no? Kahit sabihin mo purebred yung mga aso pero pa nagbreed ang dami-dami, parang lagi silang meron breeding litter, which is ilan sa mga criteria natin para mag-fall, no? Na ano or matawag sila na isang puppy miller. Pero sige, ang gagawin natin, mag-share tayo para meron lang tayong guidance, no? Pero share ko ang aking screen. Ayan. So, ang pag-usapan muna natin ngayon talaga is what's the difference between a puppy mill or a puppy miller, a backyard breeder, a hobby breeder, and a reputable breeder. Ito yung mga professional eh, yung mga reputable. Okay, that's nice too. Matagal nilang pinag-aralan. Okay. All right. So, ako gusto ko kasing ano eh, gusto ko kasing maging breeder. Gusto ko maging reputable breeder ng golden retrievers, okay. No? Because yung background kasi bakit very passionate ako dito sa topic na to. Unang-una, gusto kong matutunan lahat. Okay? And then I want to do it on a professional level na alam ko yung mga magiging results. Tapos ang history kasi nito, ang dami kong mga natuturuan ng mga aso, whether that's gonna be golden retriever, labrador, magbigay ka ng kahit anong breed, tapos iti-train natin. Kunwari, yun ano na lang, sa golden retriever na lang. Pag sinabi mong golden retriever, ano bang pumapasok sa isip natin, Oliver, na golden retriever? Ano ba yun ikaw? Well, syempre, kabisado mo yung golden retriever. Ano ba yung golden retriever, Oliver? Sila actually si ang golden retriever, sila yung isa sa pinaka madaling turuan na aso. Sila yung matalino in a way, sila yung nasa top kumbaga. And right. Sila yun. Sila yung breed na yan. Right. And unfortunately, ito napapag-usapan natin, no. Bakit meron ako mga golden retriever na estudyante na sasabihin mo hindi ito yun epitome ng isang golden retriever? Okay, so while each dog is different, mapapansin mo, meron mali eh. Kunwari, yung kakulitan, alam natin makukulit yung mga puppy. Ito ibang kulit eh. Ito yung tipong kulit na nakikipag-away eh. No? Ito yung tipong kulit na kakaiba. Or yung mga, meron akong mga naging estudyante na golden retriever, tapos yung rash nila, extreme. Extreme yung rash. No? So nakakaawat. Mm-hmm. Tinanong ko itong pet parent, anong history nito. I think the dog was a rescue, yung golden retriever. Pero yun kahit na anong kainin niya, nagkakaroon siya talaga ng rashes. So, constant medication, nakaiba-ibang vet na siya. Nag-raw, nag-grain free, lahat na lang. Pero the dog has to go through a lot of medication just to live on a daily basis. So, sabi ko, okay. Well, this is really about genetics. Yung mga hindi pasok dun sa criteria natin na sobrang liit, minsan sobrang tangkad. Nakakita ka na ba ng ganun na golden retriever sobrang tangkad? Even, form. Right, it's a form. So, meron pa nga corgi. And napansin ko, ang dami namin naging student na corgi lately. And ang napansin namin is karamihan sa kanila, medyo meron reactivity or aggression issues, which is hindi naman siya sikat na gano'n. No? Pero that's siguro kasi kasikatan, nabibreed na yun gano'ng problema. No? Gano'n yung experience namin. Go, Oliver, meron ka bang ano,
meron ka bang mga experience tungkol doon sa pagbibreed ng aso na ano, well, sa bahay ni Banta, yung mga nakikita mo, baka pwede kang mag-share ng ilang kwento. Marami ako nakikita kasi mga fault or flaws, lalo na sa breeding. Kasi napaka-thin line yan regarding sa breeding. Meron kasi, ayun nga, dyan, nasabi mo na rin yung mga iba-ibang klaseng breeder or ano, puppy mill na yan, mga reputable breeders, saka yung hobby breeder. Napaka-thin line lang kasi yan eh. Depende yan kasi sa knowledge saka yung passion ng nag-aalaga eh. Nagkakaroon ng difference yan pagka nagbe-breed na, ibinibreed na, or paano sila mag-breed. So from there, kasi pagka reputable ka, dapat ano, i-improve mo yung breed. Improvement. Pagka hobby ka lang, wala lang, gusto mo lang yung breed, hindi ka very particular about the form or anything. Pagka puppy milling ka, hindi mo iniisip yung kapakanan ng aso, kundi yung ano lang, monetary or pera-pera lang. So, kaya sinasabi ko sa may very thin ang line pagdating sa pagbe-breed. Mahirap sabihin na, ito, pamining ka, or ikaw, ano ka, ganito ka. Nasa ano na yun eh. In the end, pag nakita mo na yung end result ng aso, or mismo, pag pinuntahan mo na mismo yung breeder, doon mo lang malalaman. Okay. So pero yun ano, yun sa puppy mill, meron talagang special place ito, no? Meron talagang special designation ito, no? Na sa criteria, okay? So siguro ayun, tingnan natin dun sa slide natin na prepare natin. Simulan natin, pag-usapan muna natin dun sa reputable. Okay? Reputable breeders or ito yung mga professional breeders, ah. Are those who have developed a breeding philosophy and are trying to better the quality of the breed. Improvement. Yes, improvement. These breeders have honesty and integrity. They sometimes provide lifetime support and extends to taking back a dog in the event that the family can no longer keep him. So ito yung mga may kontrata-kontrata pa, no? So sa akin, yung isa sa mga dogs namin, si Stark, meron kontrata to. So meron kontrata na kailangan maalagaan ko, wala akong karapatan na i-breed siya, 'di ba? So tapos si Stella, yung isang golden retriever namin na in-import natin galing Chateau, USA. Irish cream, yes. Kulay, right? Oo, yung English cream ang tawag nila. Pero guys, ha, terminology lang 'yon. Okay, terminology lang 'yon to describe the color, pero wala naman talagang English cream. Pero yung color niya is English cream na golden retriever. Okay? Or masabi natin na light colored golden retriever. So medyo puti na ng kaunti. Pero golden retriever pa din kasi terminology lang 'yon para ma-designate natin kung anong color, okay? Pero titingnan or anong shade, okay? Pero yun nangyari kasi bago ko pa mabili or makuha si Stella, bago ko pa ma-rehome at maging parte ng aking pamilya, in-interview pa ako ng breeder, no? So talagang kailangan yung sarili ko, no? Sabi ko naghahanap ako ng isang aso na pwede kong gawing stock, pwede kong gawing breeder dog ko, eh, pero hindi lang siya magiging breeder dog eh, magiging parte siya ng family ko. So kailangan ganito yung mga hinaharap ko ng criteria. So nagkataon, meron siyang puppy. Tapos the dad is a international champion and the mom was an Hungarian champion. So when it comes to the standard, pasok. Pero yung ginawa niya dito is pinresent niya pa ako ng canine data, which is napansin ko, Oliver, dito sa Pilipinas, whether yun sa mga ilang reputable breeders natin, mga ilang sikat na breeders natin dito, ayoko magpangalan, no? Pero hindi tayo binibigyan ng canine data eh, no? Meron, abang ko, from your experience, meron ka ba nakitang nag-present ng canine data? So far, wala pa, pero meron yan, pero hindi ganun katidious ka to sa US kasi kailangan, sa ibang bansa, kailangan nila malaman ang till ninuno talaga ng aso para makita nila yung flaws eh. Dito sa atin, hindi na ganun ka very particular. Gusto na lang natin basta aso, imported, tapos na yun.
Right, right. So ang nangyayari din dun sa canine data na yun, makikita mo talaga yung lineage kung saan bansa, kung ano yung color ng nanay, kailan pinanganak. So ano, very detailed talaga, no? So ito, habang tumatagal na tayo dito sa industriya, pasensya na sa mga breeders na nanonood or makakapanood. Pero siguro isa ito sa mga bagay na dapat na improve natin. Kung talagang reputable kayo, isa rin kayo sa mag-provide na kayo. Kasi ang nangyayari, hindi sinishare yung lineage, yung papel ng aso. Kailangan, parang binibenta na nila yung aso, pero hindi pinapakita yung lineage bago pa mabili. Saka na yung papakita pag nabili mo na. Kadalasan ang ganun. Ang problema natin kasi dito, ang katotohanan niyan, napipeke yung ano natin, yung papeles dito. Mm-hmm. Ayun ang makakainis. Kaya, yung hindi mo sigurado kung ano talaga yung lineage ng aso mo, kaya nasabihin pa nilang may papers, hindi pa rin talaga 100% eh. Sa bagay, wala naman 100%, but the thing is, yung talagang makita mo yung totoo, na ilan lang sila na mga talagang totoong breeder na ganyan. Mm-hmm. Mm-hmm. Meron naman ako mga ilang nakikilala ng mga breeder, pag tinignan mo maganda talaga yung facility, healthy yung mga dogs, maayos yung mga aso. Pero syempre, I think there's still a lot that we can improve. Dahil sila, yung mga ilang professional breeders na nga natin dito sa Pilipinas eh, di ba? So, kayo na yung nauuna, kayo na yung magsimula na rin. Ako, hindi ako pwede talaga masyadong magsalita kasi hindi pa ako breeder eh. Pero from the number of years of experience din, lagi din tayong tinatanong saan pwedeng maghanap ng matinong aso. Pero ang hirap mag-point sa tamang direction. No, so pero sabi ko minsan mahirap rin yung ano yung ayun yung pumapasok ng thin line. Kahit minsan kasi ang ganda ng facility pero kung yung gasgas naman yung aso, meaning laging ginagamit tapos wala ring magandang ano data taking ng data. Hindi rin ganoon kataas yung quality. So lagi yan ayun mahirap kaya mahirap isabihin na kung hindi porket maganda yung facility, 100% na kagad, okay na kagad eh. Kaya, laging mayroong pagtatalo dyan eh. Mm-mm. Mm-mm. Alright. So, I agree, no? So, pero yun nga, siguro yun ang appeal natin dito sa show is yung mga, sa sarili nila, palagay nila, reputable sila. Diba? So, kayo na yung manguna. No? Yung mga kennel clubs natin dito, sa US, meron yung AKC, American Kennel Club. Okay? Very strict sila dyan sa papers. Pero ganun din eh, no? Napansin ko kasi hindi rin naman binibisita yung letter. Tama ka. Tama? Yan, isa yan. Tama? So pag nanganak yun, ano, yung nag-register ka ng kennel, oo, hindi ka pwede mag-register ng dalawang kennel name. Nandiyan sa mga rules yan. Pero pag nag-register ka ng kennel, hindi binibisita yung kennel mo mismo. At pag nanganak na yung dame, hindi nakikita yun, ano, yung mga letter mismo. Basta magbayad ka lang and we'll send you the papers. No? So, sa mga nanonood ngayon, kung meron kayong alam, mag-comment lang kayo at mag-share kayo. Bigyan nyo kami ng idea. Baka ano, mali. Nagkakamali kami ni Oliver. Gusto namin matuto sa inyo. Sabi ni Hill Grassi dito, meron bang law against puppy mill? Ano ba, Oliver? Meron ba dito sa Pilipinas o sa ibang bansa? Sa ibang bansa, I think meron nila labi na law. Kasi I was doing meron, my diba? Research eh. Meron naman tayo dito kaso hindi siya specific for puppy milling siguro. Parang pang ano, pang lahatan na yun eh. Yung pag ano, sa welfare na ng hayop o ng aso. Yun ang law natin dito, not specific. Wala akong naririnig na specific for puppy milling. Wala, no? Basta sinabi lang is Animal Welfare Act, meron lang tayo noon. Pero yes. Even that does not specify kung ano yung magiging penalty or ano ba yun may kukonsider mo na paglabag mismo, parang implementing rules. No? So, nasan ba talaga yun exactly? Na panag-breed ka ba ng aso, meron bang ganito? No? Or meron ka ba kailangan na lisensya? Pero sa palagi ko, kaya mas mataas din ang ano ang
abuses or bakit dumadami na rin, umahabol na tayo sa Pilipinas when it comes to mga dogs na nakakawawa. Kasi ito yung di ba, a few years ago, nag-uusap tayo, Oliver, na parang, oh, yung mga shelter natin ngayon, puro Aspen. Di ba? Pero unbelievably, when we visited Philippine Animal Rescue Team doon sa shelter nila, ngayon ang pangalan na nila is Phoenix Legacy of Compassion. So nung bumisita kami doon, meron kami nakita doon mga hindi pitbull eh, bully na swimmer. Yung paa niya, yung paa niya, guys, yung swimmer, ang ibig sabihin niyan, yung apat na paa niya, naka-flat, horizontal to the body. Hindi siya makatayo. So para siyang tadpole na lumalabas. Ano, alit? Parang flipper on the thing. Oo, naka-flat lang talaga siya. Lagi siya nakahiga. Nakakaawa kasi ang lambing-lambing ng aso. Kasalanan ba ng aso to? Hindi eh. No? So napabayaan na to eh. Meron din husky na hindi na makapaglakad din. Pinabayaan na lang din. It makes you wonder bakit. So dati puro mga aspen ang nakikita mo. And I would understand kasi kadalasan yung mga aspen, marami tayong strays. So naturally, sila yung mare-rescue. Pero pumunta ka ngayon, meron na rin mga beagle, meron na rin kung ano-ano. So nakakatakot na nagkakaroon tayo ng population explosion ng mga aso na ganito, na purebred. Yeah. You're right. Okay. Right. So meron tanong dito si Cheryl Ramos. When is the best age to breed? I believe it's 1.5 to 2 years old, but others insist like a vet we know, 1 year old pwede na. Ano sa palagay mo, Oliver? Yan, dyan mainit ang ulo ko pagdating sa ganyang bagay. Sige, ano-ano? Para sa akin, ha, there are times depending sa breed. Kung small or large. Tapos, ang problema kasi pagka sa science o sa health ng aso. Pagka maliliit kasi ang breed, usually yan dapat mas hindi dapat 1 year old or 1.5. Sinasabi lang nila kasi kadalasan kasi gusto ng mga tao na magkaroon na kagad ng puppy. Para sa akin, dapat yan at least mga 2.5 to 3. Kung hindi ka breeder na para bang magbenta. Mm-hmm. Ikaw yung para mang gusto mo yun lang yung aso siguro, hobbyist or gusto mo hindi para ibenta. Napaka thin line yan pagdating sa age. Depende yan sa breed. Depende yan sa health mismo ng aso. Kasi minsan meron kahit na sabihin pang 1 year, kahit gusto mo pa i-breed yan ng 1 year tapos hindi naman pa siya nag-heat. Mm-hmm. O hindi pa ovulate. Paano mo may i-breed? Mm-hmm. Sabi nga nagsa-silent heat. Mm-hmm. Diba? So, hindi, pero sa age talaga para sa physical ano ng aso, dapat at least mga 2 to 2.5. Yan, ayun sigurong medyo okay na sila. Right. Para sa right, right. Ako rin, I would have to agree sa ating viewer, si Cheryl. I would also have to agree with sa lahat ng sinabi ni Oliver na kailangan at least mga 2 taon kasi you also have to not just be mindful of the physical health of the dog, pero yung emotional and mental health nila. Kaya na ba nilang maging nanay dun sa mga puppies? Kaya nakikita natin, di ba, parang mayroong mga mommy dogs na hindi marunong maging nanay doon sa litter niya. Diba? So yes. Ayaw niya mag-produce ng milk, ayaw niya magpadede. So, which is sad. Kailangan, syempre, mas maraming trabaho and it makes the puppies dahil hindi sila nabibigyan ng nourishment ng nanay nila, hindi rin ganun kalakas ang immune system nila. Diba? So, minsan meron mga puppies din na namamatay pa. Diba? Just because the mommy dog is not ready. At kadalasan, I don't know, ito, because we're talking about dogs, diba? It doesn't apply. Iba yun sa tao, iba yun sa dogs. Pero, best practice dito sa Pilipinas, mapa-reputable breeder ka o hindi, meron yun, shooter.
Ewan ko, meron akong tatanungin na ano, meron kaming in-invite na breeder namin, yung breeder ni Stella from the US. Siguro baka invite kita ulit next week. Kasi sabi ko, gusto kong malaman kung ano talaga yung ginagawa niyong breeding dyan sa USA. Gumagamit ba kayo ng shooter? Pinipwersa niyo ba yung babae? So anong talaga siguro, yung... Meron pa kami na isa pang ano, siguro magandang ano is, magandang tanong isa sa nagbe-breed is, ano ba talaga yung purpose mo? Bakit mo ibibreed? Bakit ka magbe-breed ng maaga? Ano bang reason? Saka doon mo lang malalaman kung tama na ba yung time siguro. Isa pang magandang factor yung anong purpose, why you, bakit mo kailangan siya ibreed ng 1-year-old? Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Siguro yun ano eh. Yun pera eh. May kinalaman sa pera. Pero tingnan natin. Siyempre, di ba, pinag-usapan natin kanina yun ano sa slide natin, yung reputable. Pero yung pangalawa, eto na yun, hobby breeder. Medyo okay pa ito para sa akin eh. Okay? Mm-hmm. So, hobby breeders, ang definition natin dyan na nakalap ay these will have extensive knowledge of the breed, health risk, and canine husbandry. So, marunong sila. Hobby dog breeders will study genetics and make informed decisions about the dogs to be made. Parang yung mga reputable breeders. Pero, these breeders are more likely to be involved in some type of dog activity such as obedience, agility, and conformity and show their dogs as part of their hobby. Meron talagang mga ganito. Meron mga nakikilala. Mayaman sila, wala silang problema sa pera. They don't need to make money. Pero ayaw din naman nilang, hindi nila kailangan maging professional to make money na magbebenta ng mga mahal na aso. Gusto lang talaga nila meron silang maganda, healthy na aso and they try to breed the best dog that they can breed. So, mga hobby breeders ito. Meron talaga ako mga nakikilala o mga nakita ng mga hobby breeders. Ano sa palagay mo, Oliver, sa category natin na pangalawa? Hobby breeder. Ayan na, siguro yung pwede mo sabihin na ano, pumapasok nyo yung tinatawag natin mga pet lover. Mm-hmm. Sila yan. Hindi monetary o hindi pera, hindi lang pera lang ang nasa isip. Kasi hindi pa rin mawawala yun eh, lagi eh, pagka nagtiyawag kang breeder. Kasi ano ba talaga kasi yung purpose? Ba't ka magbe-breed? Eh, meron ka ng aso. So, anong purpose pa, di ba? Kumuha ka ng para sa iyo. So, laging meron perang pasok dun eh. So, yung mga hobby breeder, yan siguro yung isa sa mga parang pwedeng tawagin pet lovers. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, meron comment dito, sabi ni Aaron Liga, isang magaling din na dog trainer to. 2 years old, best age sa female and your purpose. Yan yung sagot niya. Tapos, meron siyang follow-up na sinabi, karamihan dyan for business and money. Right. Nakakalungkot, di ba? Totoo siya. If you really think about it, para sa atin na mahilig sa aso, yun yung realidad eh. Yun yung nakakalungkot, no? Talagang may malaki pera ang pinag-uusapan natin dito eh. Di ba? Alright. Sige. Move on to the next. Eto na. Eto na yung... Ano, medyo thin line din ito eh. So, ano ba ito? Eto yung backyard dog breeder. Pakita natin yan. Okay. So, yung backyard dog breeders. Eto na yan. The term is for people who have little knowledge and experience. There is nothing inherently wrong with these breeders, but most are inexperienced and often do not take the time to educate themselves in the many areas of animal husbandry. The major problem with backyard breeders lies in their possible lack of knowledge of breed standards, common health risks of the breed, inadequate knowledge of canine obstetrics and care of the newborns. Ayan, nabulo lang ko ng konti. So, eto na Oliver, eto na yung isa sa mga controversial dahil marami sa mga backyard breeders talaga nandito sa Pilipinas at marami sa buong mundo. Pero eto na yon, karamihan ng mga nagbe-breed, backyard breeder. Ano sa palagay mo? Marami yan. As in, marami. Kasi
laging po ayan na laging pumapasok na pagka kumikita na eh, kaya nagiging ano na nila na palusot na nila, ay sige magpaanak na lang ng magpaanak hanggang nagiging backyard breeder na sila, wala na silang paki. Basta gusto lang nila, ay next year kailangan ng mga anak yan. O, ganito, kailangan ko ng pera. So yan, dyan na nasisira yung mga aso. Nakakalungkot no, naalala ko, few years back, I think, bago pa ako mag-train ng aso on a professional level, so mga ano na, more than a decade ago, nakasakay kami doon sa isang taxi. No. Tapos, ewan ko kung kasama namin si Sophie noon, pero nakasakay kami doon. Pero yun si mamang taxi driver, medyo madaldal. So, kinuwento niya, ah, ito, sa akin na to, nilalabas ko to. Pero dati, ano, nagba-boundary lang ako, pero nakaipon ng konti. Tapos, yun aso ko ng anak. So, binenta ko. Tuwang-tuwa siya. Binenta niya daw yung mga tutan. Meron siyang pera na pang-down ng ginawa niyang taxi. Which is, kung tutusin, okay naman. Di ba? Mm-hmm. Yung ginawa niya. Pero makes you think na, yung pag-breed mo ba, Manong, tama ba yung ginawa mo na pag-breed? Meron bang gumabay sa'yo? O baka, bahala na. Basta, babae, in heat. Go na. Hanap tayo ng stud. 2-5. Tama na. Na yan. Tama yan. Wala akong pakialam kung magkaroon ng galis yung aso ko. Wala akong pakialam kung bulag yung mata ng aso. Diba? So, yung nga, habang sa katagalan na rin, sabi ko, gusto ko magkaroon ng Australian Shepherd. Pero ang Australian Shepherd pala, no? Marami pala ang bingi at saka bulag. Buti na sabi mo yan. Ito, meron kami ngayon yung isang rescue. As in ngayon lang, siguro mga a month ago, iniwan sa akin, Australian Shepherd pala. Mm. Bingi. Ah, yan. Teka lang. Hulaan ko ha. Ano siya? Merle. Hindi. Ano? Kulay ano? Kulay parang light brown. Pero light bingi. Brown. Oo, bingi siya. Oh my God. Karamihan talaga ng Merle is nabibingi. Hindi lang naman sa ano eh. Sa shepherd or sa ano. Pero ito, light brown siya pero bingi. Nagulat kami, hindi na binalikan. Tapos, tuwing tatawagin namin pangalan niya, hindi ako pinapansin. Oh dear. So, na bingi siya. Oh dear. Okay. Yan, napansin natin, no? Kasi karamihan dito sa mga Australian Shepherd, known issue ito. So, kung meron kang Merle na nanay at saka Merle na tatay, almost 100, sabihin mo ng 80 to 90% magiging bingi yun aso. Same thing with Dalmatians. Kaya medyo ano eh, buti na wala na yung sa kasikatan yung Dalmatians eh. Pero marami sa mga Dalmatians, bingi. So it's these are genetic disorders dahil nga mali. It could be inbreeding or mali talaga. Na-breed siguro yun wrong chromosomes na dapat hindi dapat ma-breed o maipasa. So, ito yung isang mga ilang effect because of backyard breeders na hindi nila pinag-iisipan. And then, ano nangyari ngayon? Katulad ng nangyari kay Oliver. So, meron bagong rescue ang bahay ni Bantay na Australian Shepherd, which is sad. Kung tutuusin, na-persa pa kayong mag-rescue ng ganito. Dahil, ang nangyari dito? Abandonment eh. Tama? So, doon pala, nakakalungkot na eh. Okay. So, teka, tingnan muna natin dito sa comment box, Oliver. Ito. So, sabi ni Cheryl, sana po may magturo din kung paano maintindihan ang canine data ng dogs. Breed to improve the lineage dapat. Ayan, we agree. At sinabi niya rin, kasi yung iba naloloko sa red marks daw. Kuno, nako, red marks. Oliver, anong think mo dun sa mga paramihan ng red marks? Ano rin yan eh. Issue rin yan, red mark saka. Pero pa nga yan, green eh. Yes. Hindi lang red, pati may green pa yan. Explain lang natin, anong ibig sabihin ng anong green at saka red, Oliver? Kung, ang alam ko, sandali, ang red is nagsasabi ng
ayan natin yung pagiging champ line nila. Right. Yung line na nagiging champion sa show. Kadalasan show yan, show tide. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon na red marks. Yeah. Ang green, hindi ako masyadong specific sa green eh. Pero meron rin silang ibig sabihin yung green na yan eh. Ako alam ko, I think ang ibig sabihin ng green is ito yung honorable mention. Ibig sabihin yung nanay nito o itong aso nito na kapag-produce ng champion. Kaya nabibigyan sila ng special mark. Sabi ni Ian Lorenzo, pag naglakad ka ng dogs, bigla ka na lang tatanungin, babae ba yan? May lalaki ako. Medyo bastos, sabi niya. Which is totoo. Kaya nung pinakapon namin yung mga dogs namin, medyo ano sila, medyo nababara na ng konti. Ay, nakapon na to. Ay, sasabihin nila man nila ngayon. Sayang! nako, diba? So, kadalasan kung sa mga nanonood ngayon na ating ano, followers, the viewers, kung ayaw nyo nang matanong kayo ng ganun, pakapon nyo yung aso nyo. Tapos na yung usapan. Kasi medyo harassment na nga yun ng konti eh, di ba? I don't know, medyo nakaka-harass yun eh. Di ba? Merong comment dito si Aaron. Ito, medyo lengthy, pero basahin natin. I think maganda yung point niya. Sabi ni Aaron, Cheryl, about the red marks and green marks, if you are onto dog confirmation and show sa PCCI, my concern yan, pero kung hindi ka naman sumali sa confirmation tapos binibenta mo, ay sasabihin mo, champ line, marami red marks, onto money ka. Kasi kaya ka nagbibreed para maging champ din. Isasali mo, breed mo, para mag-champ. Eh karamihan dyan, binibenta, champ line, eh di naman sumasali sa show. Yan. O nga. Yan, sasabihin nila. Ito, mahal to kasi champion line. Diba? So, pero meron nga akong kilala eh. Naging estudyante ko. Proud na proud siya na sobrang mahal ang bilin niya dun sa Labrador niya kasi champion daw. I paid for the brains. Sabi niya. Hindi pa rin yung... Naman yun, diba? Hindi. Actually, yung champ line na yan, isa, just imagine na, sige, ang nanay niya, champ line, tawagin mo. Tapos, binread naman sa regular, sa hindi naman champ line. So, anong aso na lalabas? Hindi naman 100% na champ line, na yun yung katulad ng nanay niya o yung sino man yung champ line. So, hindi pa rin siya ganun masasabing improvement. Diba? Mm-hmm. So, hindi malaking determinant or yung ano na yun, yung red mark na yun eh. Yun yung problema. Totoo ba na yung aso na yun, ay yun yung papel niya? Tama. Yung question. Oh, maraming hindi totoo yan. Okay. So, ano yun, ano, yung pinag-usapan namin, paulit-ulit din sinasabi ni Oliver, guys, na yun papel, original yan. Kung pumunta kayo sa kennel clubs natin dito sa Pilipinas, pa-check nyo, pa-verify nyo yung number, yung owner, tsaka pangalan ng aso, urig yan. Ang problema, hindi mo sigurado kung urig yung aso mo. Tama ba, Oliver? Hindi mo alam kung urig yung aso mo. Yan ba talaga yung aso na binibigay sa'yo? Baka naman, urig yung papel, pero peke yung aso. Ibang aso binibigay sa'yo. Kasi merong mga alam na nangyayari is, namatay na pala yung letter. Pero nandun pa yung papel. Tama. So, maraming nangyayari ganyan. Ibigyan ka nila ng aso galing sa ibang letter pero papalabasin na ito yung lineage niya. Diba? Oo. Sa akin nga, meron akong experience, personal experience ha. Bumili ako ng Yorkie. Yorkie ang binili ko. Hmm. Nang papi pa siya, nang lumabas, naging Shih Tzu ang itsura. Yorkie naging papel. May papel yun. Nasa yung papel. May papel yung aso, di ba? Paano yun, di ba? Pakita ko sa'yo mamaya. Para makita mo yung aso. Yung binili ko, Yorkie. As in Yorkie. Mm-hmm. Tapos nung lumaki na siya, ang itsura niya, Shih Tzu, na maliit. My goodness. Ang laking scam. Oh, magkano binili ko noon, di ba? Presyong Yorkie. Diba? Mahal ang Yorkie.
Mahal ang Yorkie kasi mahirap mag-breed. Pakita ko sa'yo ha, maliit yung aso. Maliit yung aso. Pakita ko sa'yo. Si... Oh, sige. Pangalan niya. Kay, ang pangalan. Kay, sige. Ito, Kay. Ang itsura ng Yorkie ay dapat maliit ang mukha, di ba? Aha. Ito mo ang itsura. Jesus! Ito. Ito. Ang cute niya, ha? Ang oh my God. Oh my God. Tama ako. So, ang tsura pero, Yorkie ito. Yorkie yung bini mo? Oh. May papel ito. Oh yan, first hand yan. Unbelievable. Na, diba? So, hindi mo masasabi na kahit may papel yan, kaya ang babaksakan mo talaga, dapat reputable breeder. Mm-hmm. Hindi kung sino-sinong breeder lang. Mm-hmm. My God, naluha ako doon. Shih Tzu talaga. Sorry, natatawa talaga ako. Shih Tzu kasi talaga. No, oh, my God. Ewan ko, sa mga viewers natin, no? Or sa ating mga nakakita, ang ganda naman Shih Tzu mo, ang liit. Sabi ko, hindi yan, Shih Tzu. Yorkie yan. Yorkie? Ano sabi ng mga, ano, mga kaibigan mo ng mga nagtatanong? Minsan nahihiya na lang rin ako eh. Pero okay lang, kain kasi mahal ko yung aso eh. Sinasabi yun, naloloko na ata to si Oliver. Kayo nga eh. Sinasabi na, ang tagal-tagal mo nag-breed, pero naloko ka pa. Kasi nung maliit siya talaga, hindi kong Yorkie. Mapipi. Nag-root kami nung lumaki. In weeks. Gabi for me. Anyway, ha? Okay. All right, grabe. Sabi ni ano ni Mikey, it's a scam. Sabi ni Mikey. At isa pa sa comment natin, sabi ni Mons Apostol, sana mas madaming mahikayat na mag-adapt na lang kesa bumili. Well, that's another topic that we can discuss. Pero siguro purpose din bakit natin ginagawa tong topic na to and this show si ano to si Mots Apostol director to si so si Direk Mots para ito kasi kami tayo dog lover no so hindi natin mapilit lahat na mag-adopt katulad natin kasi si Oliver nag-a-adopt ako nag-a-adopt ako pero hindi ko mapilit lahat. Pero at least wag nang dumagdag yung mga purebred dogs na peke at pinagkakaperahan na lang, no? Actually Oliver, meron akong ano no, yung advocacy ko. Minodify ko ng konti yung adopt don't shop. Ang proposal ko is adopt at least one. Ganun 'yon. Wala akong pakialam kung 10 ang mga aso mo na purebred, iba-iba ang lahi nila, di ba? Pero dapat lagi kang meron in-adopt na aso. Na Aspin or kahit na ano pa yan. Basta dapat in-adopt mo at hindi mo ito binili. No? Siguro kung mag-adopt tayo, lalo na kung mag-adopt tayo sa shelter. Ang dami-dami mga Pilipino, kung i-adopt natin yan, mauubos yan eh. Di ba? Oo. So, meron na shelter, nasa 700 yung aso nila. Di ba? So yun. Kasi mahirap i-impose sa karamihan na huwag kang bibili ng aso. Eh kung talagang pangarap mong aso is Golden Retriever or pangarap mong aso is Yorkie, di ba? Wala namang pumipigil sa'yo pero mag-adapt ka at least isa from the shelter. Magandang idea yun. Mas maganda yun kesa naman pupersay natin yung aso na ay mga tao na huwag kang bibili kasi people will be very resistant to change. Ayaw nila yun. Pero kung kukonvince natin sila na mag-adapt sila at least isa. Kaya minsan napapagkamalan ako, Coach, ang gaganda ng mga aso mo, purebred. Hindi ka ba nagre-rescue? Hindi nila alam, meron tayong ni-rescue na isa. At saka kung magkaroon ng opportunity at kaya ng finances, baka mag-adapt pa tayo ng isa pa. Di ba? Pero syempre, pinag-iisipan din kasi bawat adoption. Yes, oo. Hindi porket nandyan na i-adapt mo rin. Kung hindi mo rin kaya, mas maganda mapunta na lang sa iba na mas kaya nilang alagaan. Mm-hmm. So, ba din. All right.
So medyo nagiging active ang ating chat box. Sabi ni Bernie Jesus, meron bang legal recourse kapag niloko ka? Katulad niyang experience mo, Oliver? Wala. So far, for how many years na ako nagkaroon ng aso na ganyan? Tapos yung mga kakilala ko, wala pa ako narinig na nagreklamo or na nakulong dahil sa panloloko ng ganyan. Wala pa. Right. So, meron ba? Kung meron man, kasi kung tutuusin, ano yan eh, parang scam nga eh, panloloko, no? Parang pwede mong sabihin siguro na parang, ewan ko kung anong term yun, no? Sa mga lawyers natin na nakikinig o nanonood, bigyan nyo kami ng idea, ano ba pwedeng legal recourse, no? Pero kung tutuusin, mas gagastos ka pa kung magsasampa ka ng kaso. So, mas magandang huwag ka ng mas-scam at wala nang mag-scam. So, ganun talaga yun eh. So, malaking pera kasi yung pinag-uusapan natin dito. At saka, syempre, kadalasan, ito yung technique ng mga scammers o ng mga puppy millers. Ano yun? Dadaanin ka nila na may mapapamahal sa'yo yung aso. Appeal to emotion. Ayan. Sabi ni Irene dito, nag-comment siya in the background. Sabi niya, appeal to emotion. Na pag na-hook ka na, na-in-love ka na dun sa aso, kahit na hindi naman ito talaga yung gusto mo aso, hindi mo napapakaw. Yan ang tama. Ayan ang nangyari sa akin. Kasi katulad yung si Kay, napamahal na sa akin. Ano pa magagawin kung irereklamo ko pa, ibabalik ko pa. So hindi ko muna ibalik kasi mahal mo na yung aso eh. Right. So, comment box. Sabi ni Direk Mouse, yes, tama coach. And another comment from Josette, she says, is it true that vertical lineage breeding is okay? Wag lang horizontal. Just wondering, kasi there are households with accidental mating. So my concern about the health risk of the litter. Oliver? Okay. Basta sa akin nagkaroon ng breeding within the family, lalo na first, kunyari kapatid sa kapatid. Right. Hindi dapat eh. Pwede pa siguro yung apo sa aso to ha. Siyempre, doon sa lolo niya, ganyan. Kasi nagkaroon na ng delusion ng ano yun, ng ibang lahi eh. Lalarian na. Pero yung diretsyang magkalinya, parang hindi ata tama. Nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng mataas ang chances, pero hindi lagi, pero mataas ang chances na magkaroon ng problema yung aso. Mm-hmm. So guys, sa breeder breeding kasi, yes. So para dun sa pigbe-breed, kadalasan, dini-discourage talaga to. Kasi I think mga nasa 80% to 90% yun genetic defect na mangyayari because of that inbreeding na nangyayari. Pero best practice ito, inaallow to kasi hindi naman illegal yun inbreeding kung tutuusin. Pwede mong pangalang para history yan eh. No? At lalabas pa rin na purebred. Pero kailangan talaga kung meron kang isa kang responsabling pet parent, dapat open ka doon sa pagpapakapon. No. Siguro ang gagawin natin niya, isa pa yan sa mga ilang topic na pwede natin pag-usapan kasi yung pagpapakapon, it's still taboo in this country. Eh kung matino kang breeder, dapat open ka din doon sa pagpapakapon na, ito, meron siyang flaw. Iisa lang yung balls niya. Di ba? So dapat automatic yun, candidate siya sa pagpapakapon. Pero maraming hindi. Pipilit pa rin nilang mag-breed. Kung ano ka, yung ethically ano ka na pag-iis maayos yung ano mo na pagdating sa ganyan sa pagbe-breeding. Pag nakita mo ng flaws lalo na mga ganyan, dapat ano sa candidate for ano na siya pagkakapon or pag-stop na ng breeding sa aso na yun. Right. Okay, sige. Move forward tayo kasi marami pa tayong pag-uusapan. So, reasons, ito yung kadalasan mga reasons na nakita natin bakit maraming mga backyard breeder. First reason is they want their children to experience the wonder of birth. Para nakita nilang
wow, ito nanganak natin si Whitey, ito yung mga puppies niya, alagaan mo, di ba? So, you say it's a more reason. Another reason is they have a beloved dog and want another just like him or her. Ayan, marami tayong mga kilalang ganito, no? Gusto ko kasi masundan, magkaroon ng apo si ganito. Diba? Magkaroon ng apo, yung aso ko. Ganyan. They think they can make extra money on the side. Ito na yung mas marami talaga to. Ito na yung mas kakapirahan, no? And they have friends or family members who want a puppy. Ito, wala naman problema dito. Pero, sa backyard breeders kasi, you need to also educate yourself. Na yung nga, baka mali yung breeding. And you, rather than you giving a gift, you're breeding for aggression pala. At yung ireregalo mong puppy is, eventually, siya rin yung mga ngagat dun sa family na pinagbigyan mo. Ano yung problem lang. Alright. Next is, eto na. Define na natin. Puppy mill breeder. Puppy mill breeders are commercial breeding facilities that mass produce dogs and cats called cat mills. Meron din ito. Mas konti nga lang dito sa Pilipinas. For sale through pet stores or directly to consumers through classified ads or the internet. Roughly 90% of puppies in pet stores come from puppy mills. What do you think, Oliver, of this statement? Mm-hmm. Yeah, na isa pang problema dito sa atin regarding about sa pet shops. So, diyan kadalasan bumabaksak yung mga aso na yan eh. Kailangan kasi ibenta, magkaroon ng maraming pera. So, yan ang problema sa puppy milling. Diyan dinadala lahat kasi doon mas madaling bumili. Meron pa to, no, sa kung mag-search ka lang at sinubukan ko itong gawin kagabi, ayoko na lang masyadong mag-post. No? Baka maghanap talaga tayo ng away. Pero mapapansin mo dun sa mga post din is or sa mga Facebook groups. Ano yung mga ilang Facebook groups na medyo tumataas ang kilay ko? No? Yung mga pakyawan ng aso. Yung mga murang bentahan ng tuta. Yung mga bagsakan ng aso. So, ang nangyayari kasi dyan, meron mga middleman na bumibili ng pakyawan at ibabagsak nila doon sa mga pet stores. Yes. Diba? So, Oliver, di ba marami kang nakakasagutan online about dito sa mga ganitong klaseng puppy mills? Yes, tama. Marami yan. Maraming ganyan. Mga nagbebenta ng aso. Ito, purely pera-pera lang talaga. Okay. So, ang ginawa natin, naghanap tayo ng comparison ng isang matinong breeder at saka ng isang puppy miller. Kasi para makilala mo talaga ano yung ginagawa ng puppy mill at saka ng isang magaling na breeder, kailangan isa-isahin mo yung mga punto, yung mga factors. So unahin natin is number of litters at a time. Gaano karaming litter. So sa mga excellent breeders, sa tinitingnan natin dyan, generally they have one, may have two in special circumstances. Doon sa puppy mill, meron yan, marami. Laging meron litter na available. Kasi maximum profit ang inahabol nila. Diyan napapasok yun. 6-month puppy, first heat cycle, stud na kagad. Pagdating ng second, pagkatapos manganak, dumating ulit, stud na ulit. So wala nang chance makarecover si mommy dog. Eventually, the dog is stressed. Yung mga puppies, stressed din. Meron ng problema on a genetic level pa lang. Or umpisa pa lang ng development process. At eto na yung bumabagsak din. At napupunta doon sa mga bahay. And in turn, eto na yung mga magpapaboard dyan sa bahay ni Bantay. At saka yung mga magpapatrain dito sa dog school natin. Okay? And then, yung purpose ng mga excellent breeders. Why they breed? Bettering the breed towards a purpose. So they have a purpose. And for puppy mill, that's profit. Veterinary care, ito, nako,
lagi na lang ito, veterinary care. Sa mga breeders, yung pinag-usapan natin, merong canine data, at least dun kay Stella, yung golden retriever natin, meron siyang DNA testing, meron siyang heart, meron siyang eye, tsaka ano, x-ray ng joints para siguradong walang problema doon sa hip dysplasia. Okay? So, yun yung doon sa veterinary care. Doon sa puppy mill, kadalasan yan wala. Kaya pag binili nyo sa pet store, meron mga papel yan. Oliver, ano yung experience natin dyan sa papel? Yun sa mga vet certificate nila. Ano napapansin mo dyan? Sige, ikaw na mag-explain. Masalam mo yan. Yan. Isa pang issue yan. Maraming pumipeke dahil kasi madaling gawin. Pinipeke, as in fake talaga, yung mga vaccination records nila. Tama. Vaccination records. Kaya karamihan, pag dinala mo yung vaccination record na yun at pinresent mo doon sa preferred vet nyo, ini-invalidate nila. Bakit? Kasi walang tatak ng PRC license ng isang vet. Tapos walang pirma. So, ang ibig sabihin doon, medyo questionable yon pagbibigay ng vaccination. Pwedeng hindi tama yung vaccination o baka mali. Okay? And then another, age of young mother dog. So, sa mga excellent breeders, nandito sa chart natin, 2 years old pataas. Samantala, sa puppy mill is as soon as they're able to physically breed. Next factor is health screening for adults and health screening for puppies. So, sa mga breeders natin, meron yan. In-x-ray sila, meron mga DNA testing, lalong-lalong na sa US, nagkakaroon silang DNA mapping para ma-identify na nila kagad kung carrier ng isang potential problem at gano'ng kataas ang kanyang potential na mag-carry ng gano'ng klaseng genetic disorder. And then, of course, hulaan nyo sa puppy mill. Wala. Asa ka pa. Eh, mahal kaya nun. Kung matino kang breeder, Oliver, di ba? Kung matino kang breeder, di ba isa ata ito sa mga mahal na pwede mong ipagawa? DNA testing. Mm-mm. Yung iba, gumagamit ng ano, para mas magandang, pinaka, not necessary, yung chip. Pag-chip sa mga aso, para at least meron silang mas madaling yung record nila na data chip para sa aso mismo. Microchip pala. Right. Kaya yung canine data nga eh. Kasi doon nakikita mo rin minsan yun ano eh. Yung chip. Kung sino yung aso na yun. Diba? Alright. Process for screening owners. Eto na. Oh, yung mga bumibili online. Yung mga mahilig bumili ng aso online. Kay Facebook Marketplace. Kay Carousel. At saka kung saan-saan pa. So, an excellent reader will have a list or a questionnaire. They have a waiting list. Magpapareserve ka usually dito kasi magde-declare sila eh na, oh, magkakaroon kami ng mating ni dog A at saka ni dog B. Tapos, ang in-expect namin na puppy, ganito. Tapos, papakita na nila yung lineage ng dalawang magulang. Diba? And then, they're focused on making a match, not making a sale. Kasi yung experience ko, hindi ka basta-basta bibigyan ng puppy. Tatanungin ano ba yung background mo, ano yung pangangailangan mo, match ba ito sa lifestyle mo. And then, yes. Puppy mill, syempre wala. Olas. Wala na naman. Diba? At kadalasan, these puppies are being shipped through pet stores, sellers that meet in parking lots, or sell over the internet. They never meet the owners or get to know them. Ito na yan. Yes. Okay. So, ay nako, nakaka-stress tong topic na to. Alright. Maraming magandang pag-usapan pa dyan sa regarding sa mga issue dyan. Napakarami pa. Mm-hmm. Yung handling of puppies naman, let's go to that. So, sa mga excellent breeders, sa mga professional or reputable breeders, extensive socialization with children, textures, other dog sounds, and among other things. Sa puppy millers, wala. Ito na yung mga nakikita natin sa pet stores. Mamaya, pag-usapan natin yan, ha? Saan ba itong mga pet stores na to? Hindi ko sasabihin kung saan exactly. Papahula natin sa ating mga listeners and viewers. So, meron dito yung bawal hawakan. Yeah, bawal hawakan. Pero dun sa mga puppies,
matitino yung mga breeders na yan, parang meron pa silang clean room. Meron music, meron TV, meron mga laruan, meron mga shaker cans, meron mga slide, meron mga water puddles, at saka mga noisemakers. Okay? And then when it comes to the breeding facility, guys, for the pro breeders or the reputable breeders, it's usually in-home. Puppies are raised with the family. Good breeders are happy to share photos of their puppy raising setups if they don't allow visitors. Tapos, sa mga puppy millers, guess nyo? Wala. Usually, outdoor lang ito. Kaya nasa warehouse. Kung saan, nakakulong lang yung aso. Ang critical socialization period ng aso is 1 to 2, 2 to 4. Pagdating ng 6, may problema na yan, syempre. Contracts. Kadalasan, yung mga pro breeders at mga reputable breeders, they often require contracts to ensure puppies are returned to the breeder if anything goes wrong. Ito yung meron silang mga money-back guarantee. Syempre, sa mga puppy millers, guess nyo, wala. Titles on dogs. Generally, dogs have titled in one and more sports. Ito na yung mga talagang top-tier dogs. Meron silang mga, ano, mga dinadalang mga pangalan. Tapos, or yun, they're very proud of their kennel. Then nga, kung saan pinanganak tong puppy na to, saan siya binreed. And then, puppy millers, wala. Kadalasan papansin ko dito sa Facebook, no, ang dami, quality. Oliver, sinasabi, quality French Bulldog, quality Golden Retriever. Makes you wonder, alam ba nila kung anong ibig sabihin ng quality? Tama ka, yun ang problema. Hindi man nila alam ibig sabihin ng quality. Anong klaseng quality? Mm-hmm. Sa diba? Form ba? Sa health ba? Sa saan? Anong quality? Quality scam. Ganun. Ayan. Quality. Quality scam. Diba? My God. People, sa mga dog lovers, sana na-educate kayo dito sa show. And please help us out, di ba? Hindi lang kasi para sa amin to eh. This is ruining the dogs for everybody. Di ba? Kung mahal nyo yung specific breed, try to educate other people. Huwag nyo naman sigurong kutsain or what, kasi aso pa rin yun. Pero we need to really educate people, lalong-lalo na yung mga baguhan. Kasi kadalasan ang mga nagiging biktima ng mga puppy millers na to is yung mga baguhan. Yung mga first dog nila, tapos pag nakausap namin for training is, oh nga, coach, eh, hindi namin alam. Nagulat na lang kami. Ganyan pala, eh, napamahal na sa amin. Yung nga, di ba? Alright, so, where you get the puppy, at least sa mga pro breeders, in person or potentially shipped after discussion and planning with owners. Ito yung nangyari sa akin. Okay, so maraming usapan, maraming verification bago even ship sa inyo. Marami ito. Marami akong napapansin kasi dumadami yung mga nag-ship ng aso. Ito guys ha, from experience, imported yung aso. Saan ba sikat ngayon? Sabihin ko na, okay, marami akong nakikilala galing Russia. Pinopost nila sa Facebook. Dati US eh. Diba? Meron saan-saan. Ayun, sikat ngayon Russia. Guys, hindi nyo nga alam kung talagang puppy miller din yan sa Russia eh. Porke ba nanggaling sa Russia, yun na yun? Meron mga ibang sabi nila, galing Korea. Alam nyo ba yung standard ng South Korea? Porke ba galing Korea, quality na? Nakikita nyo ba yung mga ibang pinopost na Alaskan Malamute daw, halos hindi na makagalaw yung paa ng aso, quality? Cute lang, oo. Pero yung health, medyo nababalahura na rin eh. Tapos pag tinrain mo, sasabihin nila, hindi magaling na dog trainer si Coach Francis, hindi niya naturuan. Hindi, yung quality kasi ng aso, wala doon, hindi niya kaya. Wala siyang brain power para gawin yun or motivation. Di ba? So hindi gumagana yung basta-basta. It takes more effort. So kung gusto niyo mag-produce ng isang best friend, piliin niyo. Di ba? Alright, so puppy looks. Kadalasan sa mga pro breeders, ito yan. Focus on health, fitness. Ito, fitness and purpose. Okay? And or trueness to breed standard. Nako. Siyempre, pag puppy miller, olats na naman. Wala.
'di ba? Kadalasan nagfo-focus sila doon sa cute habang puppy para may benta. Pero pag lumaki na, pilay pala, meron palang sakit sa baga, meron palang heart condition, ganun yung mga nangyayari. And then puppy availability, syempre, ayan na, sa mga pro breeders, meron waitlist, puppy miller, benta na kaagad, di ba? Bago ka pa mag... pero yan eh. Di ba? And I could go on with listing other stuff. Pero, ito, sana magkaroon tayo ng change dun sa registration. Okay. Sana magkaroon na ng mga mas maging strict tayo. Kaya namin guys, nga pala, meron kaming binuo na group. Ang pangalan ng group na yun, at least ang working title ng group natin sa Facebook is called Professional and Ethical Dog Breeders of the Philippines. Or Professional and Ethical Dog Breeders Philippines. Bakit? Kasi ang gusto namin hanapin talaga doon is yung mga professional at saka yung mga ethical na susunod doon sa pamantayan na sineset ng grupo. Okay? Kasi aminin na natin, kung ano, kahit na ano pang kennel club yan, hindi nila, wala silang pakialam doon sa breeding standard mo. Meron silang sineset na breeding standard pang show. Pero you as a breeder, bahala ka. Basta, bayad ka ng monthly dues mo. Guys ha, pasensya na, ito na yon. Kasi sabi ko, baka mapaway tayo. Guys, pasensya na ha. Pasensya na po. Hingi na po ako ng paumanhin. Pero sa palagay ko po, kailangan ayusin natin, retasuhin natin ang ating mga batas pagtungkol doon sa pagre-rehistro. Kasi napepeke. Ito ay reflection din ng organisasyon kung saan lahat po tayo o karamihan sa atin ay kinabibilangan natin. Okay? Whether you are part of which kennel club you prefer. Okay? Yung mga kennel club na registration natin. Maraming matitino. Pero kinakasangkapan din ng mga scammers itong matinong organisasyon na mga ito. So sana po kayo po mismo ang manguna para baguhin ang sistema at ma-put down natin itong mga puppy millers. Pero ewan ko Oliver ah, sana mayroong mangyari pero pag puppy millers kasi tapos may papel, ibig sabihin may pera eh. Mas maraming registration. Tama? Tama. Yan, malaking pera yan. So, okay. Alright. Ito na, Oliver. Pag-usapan natin on how to avoid puppy mills. So, basically, ang pinakasimple lang is trust your gut, not your heart. Ano sa lagay mo yung mga kailangan? How to mills. Meron akong sa listahan na ginawa eh. So, okay. Para malaman mo kung puppy miller yon. Dog is undisclosed facility or area. Ikaw, mm-hmm. From experience mo. Yeah, tama yan. Isa yan. Maganda yan. Isang magandang isang pamatayan yan. Yung isa pa is kailangan siguro, kasama naman siguro dyan yung ano, kailangan kilala mo yung breeder mismo. Mm-hmm. Punta mo sa bahay niya or kilala mo siya mismo. Right. Okay, ito, mabilisan lang. Number two, kadalasan ng mga puppy millers, hindi pinapakilala ang mga magulang. Ano lang? Number three, meet up or delivery. Ito na yan, nakita natin dun sa chart natin kanina. Ha? Tapos, number four, ang isang puppy miller, kadalasan ang dami-dami niyang binibreed. Hindi lang nag-specialize sa isa. Tatanungin mo ano yung breeding standard nila, ano yung purpose, wala silang may sasagot. Hindi man nila masabi na, for confirmation show. Wala. Or agility, or gusto ko kasi ng guard dog. So, wala. Okay? Marami yan guys ha, pati doon sa mga pro breeders na minsan, medyo nagbo-border na sila doon sa puppy miller kasi maganda yung facility, mayaman. Maganda. Pero sobrang dami ng binibreed ng aso. Kung ano yung mabenta, yun na lang. Di ba? Nakakalungkot.
Number five. Kadalasan problema doon ano eh, na hindi na nakikita kung ano yung ugali mismo ng aso. Itsura, nakikita nila pero yung ugali, nawawala na eh. Mm-hmm. Nasisira na sa ugali eh. Tama, tama. Ay, nako. Alright, number five. Multiple litters always have a ready puppy. Yan. Meron ako nakita doon sa isang bilihan ng mga aso. Puro Jack Russell. As in, Jack Russell lang talaga. Nagtataka ako, gano'ng karaming Jack Russell ang binibreed mo para mag-supply ka ng ganito? Karaming aso. O saan mo kinukuha kaya yung mga aso? Pwede bang sabihin na puppy miller na to? Pero so far, nagsarado na eh. Or baka nag-iba ng pangalan. Hindi ko alam. Number six, vaccinations sometimes fake. Alam niyo yung mga vet niyan. Kinikwento ito ng karamihan ng mga vet. And number seven, extreme promises. At yung mga super teacup, mga princess, Oliver. Yeah, nako. Yan na, hindi na nila alam yung mga sinasabi nilang teacup or ano, mga term lang yan. Pero kadalas, katulad example na lang yan, ano yung mga teacup na yan or ano, mga super liit. Hindi nila alam, ayan yung mga may hina o sila yung mga tipo mo, malaki ang flaws o fault aso na yun. So, bakit mo bibilin o bibilin yung klaseng ganong klaseng aso? Because magusto mo lang kasi maliit. Pero hindi mo alam yung underlying na health issue ng aso. Diba? So, it's not, hindi lang yun ng ano, pag sinabi nilang teacup, ikaw si ano, ay sige, gusto ko kasi maliit, hindi lang ganun dapat ang nasa isip mo eh. Mm-hmm. Ayan. Tapos kung ano-ano pa, syempre, kung ano-ano yung mga lumalabas na, alam mo yun, sumikat nung at least a few years back, yung mga woolly, di ba? At least, meron naman ganun talaga. Para mga designer dog, ang tawag nila. Oo, ginagawa na nilang mga designer dogs. Meron pang meron, ano, princess, queen, ano yun? Mga ganun. Ano yun, meron pang mga duke at saka mga duchess, di ba? Ewan ko ba? Alright. Tapos, kaya tinatago nila, ito yung isang, ano, isang criteria. Kadalasan ang isang aso, kung matino yan, mabango yan, at wala kang makikitang problema. Pero, pag dumating yung aso sa'yo, na mabaho, at may problema, may sakit, alam mo na, na yun yung pinagkunan mo. Tataka ka na lang bakit ganun. Hindi normal yan. Okay? And number nine, walang kontrata. Walang buyback. They don't give you anything in return. Okay? Ayan. So, I'm missing one point. Pero, bibigyan ko kayo ng isang litrato. Hulaan nyo kung saan ito. Okay? Si Mikey mayroong kinoment. Hindi ko na lang ipopost, Mikey. Okay, mayroong comment si Mikey. Pero, eto, hulaan nyo kung saan. Ayan, mga... Pero real talk yan eh, oh. Ha? Real talk yung pinost ni Mikey ba yan? Oo, eh, sabi niya real talk. Totoo naman niya, Mikey, you wanna go live with us? Sama ka. Just click the link. Share ko yung kasi link. Kasi pag hindi mo kasi rin, ano para sa akin na, pag hindi yan, lagi natin inaano na, na hindi man natin masabi kung alin sila talaga. Hindi ko naman sinabing, wala naman tayo specific na nagtitinda doon. Pero, sila, may marami sa kanila. Kaya yan ang real talk. Mm-hmm. Okay. Mikey, pwede naman walang ano, walang camera, boses lang. Sama ka na, dali. Hintayin ka namin. Join us. Huwag ka mag-alala, sabi ni Irene dito, hindi ka namin maaamoy. Diba? Masyado kang malayo. Okay. So, eto, sa, meron akong pinopost na litrato para dun sa mga nakikinig ng i-upload natin na podcast. Yung litrato, meron mga cage, meron mga tao, tapos mayroong mga nakaupo, mayroong mga nakatayo, mayroon pusa, mayroon parang shih tzu doon sa bandang corner. Hulaan nyo saang lugar ito. Saang kayang lugar ito. Hotspot ito eh. Oliver, ikaw hindi mo alam to. Bibigyan kita ng clue. Okay? Bibigyan kita ng clue. Itong clue na to, ano to eh,
malapit ito sa... Shit, ang hirap. Malapit to sa U-Belt. Ayan, malapit sa U-Belt. Oh, hula. May alam ka ba? Malapit ba yan doon sa Bumbero? Malapit sa Bumbero? Pwede. Pwede ko sabihin meron mga Bumbero doon sa lugar. Pero, ano pa? Bigay pa tayo ng isang clue. Okay? Isang clue. Nakita ko eh. Teka, ano, tingnan natin. Ayun, actually, tama si Mikey. Palibasa kasi itong taong to, gala ito eh, no? Para doon sa mga iba, itong lugar na ito, okay? Totoo yan. Ako, notorious. Yan ang totoo. Arangke Market. Oo. Tingnan mo yung lugar. Hindi naman siya talaga pang, ano, pang pet shop or pang ano. Hindi ko specific sila lahat, ha? Meron karamihan sa kanila ganun. Sa Arangke Market. Ito mo naman yung ano, lugar. Oo. Actually, zinooming ko na nga na to just to make it a little bit fun to guess. Pero, ang makikita niyo dito, pag bumisita kayo doon, I can't believe na nagbebenta sila ng pagkain ng tao. Di ba? Nagbebenta sila, meron fresh at saka dry market to eh. Tapos, hindi lang sila nagbebenta ng aso, pusa, at kung ano-ano pang mga illegal na bagay na exotic. Kasi meron eh. Guys, meron. Okay? Don't take my word for it. Siyempre, yun lang yung from my own experience. Don't file cases against me kasi sinasabi ko. Pero nung nandun ako, meron mga ilang bagay na binibenta na hayop na alam natin is hindi dapat binibenta yung mga exotic. Okay? Tapos, yung nga, pati yun, meron akong naalala noon kasi nagsisimula pa lang ako sa aso noon eh. Nandun yung mga ibon, tapos sa ilalim nila, nandun yung mga puppies. Tapos, ito yung sasabihin na, kasi gusto ko ng St. Bernard dati eh. Tapos yung isang aso, binibenta sa akin, sabi, oh, ito, cross ito ng St. Bernard. Miss ko, cross na naman. Pero, kung, ganyan kasi kadalasan yung catchword nila eh, yung cross or mix. Diba? Yan yung panghatak nila eh. Tapos, titignan mo yung aso, alam ko kung gaano kalaki ang St. Bernard. Pag titignan mo, mas maliit pa sa puppy na Labrador. Sabi mo, ano to? Kakapanganak pa lang, tapos binibenta mo na sa akin, ganun ba kalit tong St. Bernard na to? So, nakakalungkot, no? Na alam natin na meron nangyayaring ganyan, pero it's still operating. Of course, now, sa palagay ko, because of COVID-19, medyo mahirap ito sa mga nagninegosyo na ganyan, pati sa atin, sa ating sariling mga negosyo, pero sana hindi natin suportahan yung mga ganitong klaseng lugar. Okay? Galing ni Mikey. Okay. Sunod, eto. Oliver, alam mo ba to? So, ang litrato ay meron mga flags na parang fiesta pala. Parang fiesta dyan sa Bobby. Huwag mo sabihin, ha? Yan mo. O, comment na. Bakit? Gusto ko sabihin eh. Ha? Gusto ko sabihin. Gusto mo, huwag mo sabihin. Comment. Comment na, dali. Nakapunta na ba kayo dito? Ay, nako. Hindi pwede ikaw, Mikey. Yung mga iba naman, wag ka ikaw. Kasi gala ka eh. Kung saan ka nakakarating eh. Kahit na ata daling kita, ibagsak kita sa Mindanao, alam mo pa rin yung lugar. O daling kita kahit saan parte ng Visayas, parang alam mo eh. Ganun ka kagala. Okay. Pero sa amin, ito. Meron pa bang ganyan sa kanila ngayon? Maraming pa bang flag? Wala na ata. Naging aircon na eh. Wala na, pero alam mo kasi kung saan mo ano, kung ikaw mahilig ka sa aso, alam mo to, malalaman mo agad. Kasi, kadalasan meron flag eh. Diba? Pero, in fairness, mas maganda naman yung itsura ng paligid dyan kesa dun sa Arangke. Okay, meron na nakatama. Sabi ni Charm Banico. Ayan, tama yung sagot mo, Charm. Tama. Okay.
Okay. So dito, mas maayos itong lugar na ito. Pero, it can be improved upon. Pero yun nga, kadalasan kasi, pag pumupunta ako dito sa lugar na to, tatanungin ka, ano pong hanap nyo? Tapos, tumitingin lang, eto ma'am, Siberian Husky. Yan. Mura lang, eto yung papel. Ganun kadalasan yun, ano, atake eh. Kasi minsan pupunta ako doon, syempre, anonymously. Tapos, makikinig ka lang. Ang nangyayari dito is, aalokin ka na kaagad. Pag alam nilang kakagat ka, sa kanan nila ilalabas yun, yun aso at ipapahawak. Pag nahawakan mo na yung aso, anong susunod? Benta na yun. Diba? Benta na yun. So, kung nakapunta kayo dito, marami kang pwedeng mabiling, sabihin na natin ha, Cartimar. Ayan. Marami kang pwedeng mabiling. Maganda naman yung lugar kung tutuusin, pero sana mas ma-improve. Ang question ko lang dito is yung legitimacy ng mga aso, kung nanggagaling ba ito sa legitimate sources at hindi siya puppy mill. In a way, mas maganda ang ano ng tiyende kaysa sa tawag dito sa arangke. Yeah, mas mataas ang percentage na puro merong maganda nila, meaning puro siya. Pero ang question naman sa kanila, karamihan na diyan sila yung mga tira-tira o napagpilian na. Tapos yun ang problema. Yun ang napansin ko diyan sa lugar na 'yan. Hindi ganoon kaano yung quality na. Napagpilian okay. Siya, wala na. Right, right. Meron pang isang lugar, teka lang. Medyo mali ata yung lugar na nasabi mo sa akin, Oliver. Kasi si Mikey alam niya. At tama yung sagot ni Charm. Okay? So yun yun, Cartimar. Hindi ko na pinakita yung mga shops, okay? Baka, kasi hindi naman natin sinasabing lahat may problema, pero meron mga ilan na mapapansin mo talaga. Last place, eto. Zoom in ko. Kitang-kita doon sa litrato, medyo posh. Nang kaunti. Ang clue, air condition ito, masarap mag-shop. Tama. Yan, mas improve sa yun yan. Mag-shop ng mga damit, ng mga pagkain, meron mga pagkain dito. Pero, kung mahilig ka sa aso, alam mo rin ito. So, pero may iba ako, may singit ko lang Francis. Diyan naman sa lugar na yan, ang nakita kong problema dyan, very specific sila kung saan nakarehistro yung aso. Ay, correct. Mayroon politika. Yan ang magiging problema kasi parang may politika yan sa ano sa pag-rehistro ngayon ng aso kung sang ano eh. Dalawang ang ano niya, yung isang PCCI, yung isa, meron pa isa, ACUPI. So, yan, more on ACUPI sila. Mm-mm, tama. So, dito sila nagsishow eh. Yung dyan naman sa kanila. Kasi yung transfer ng ano, nung lineage ng aso. Alright. So, tama yun. Sagot na naman ni Charm. This is in Tiendecitas. We're talking about that. Pero merong comment din si Mikey. Sabi niya, pag bumili papi, may kasama parvo. In some cases, yes. Pero kadalasan, ang nakukuha namin ng mga puppies is genetic defect na parang may problema yung mata, meron skin condition, yun iba meron Ehrlichia, yun iba meron kennel cough, nakukuha ng mga aso to ha, mga nabibisita ko, nag-enroll sila ng puppy nila for training, tapos malalaman ko, i-hold nila kasi meron palang bronchitis na kailangan isolve muna dun sa aso. Ito yung mga ilang effect na nakukuha natin from this kind of shops. So, hindi naman na, again, guys, hindi natin lahat nilalahat. Pero, mataas kasi yung risk dahil natabi-tabi. Tapos, syempre, behavioral issues, wala na naman socialization. Kung titignan nyo ngayon litrato, isang aso kada isang crate, di ba? Pero, dun lang sila. So, ganyan.
Anything you want to share, Oliver, about this hotspot we're talking about? Yeah. Yan ang problema, ang nakita, napansin ko pa dyan, bukod dun sa very specific sila sa mga, sa ano, sa kung anong group na kasali yung aso na yan. Kasi pag bumibili ka sa ganyang lugar, hindi mo nakikita yung parents eh. So, nakikita mo yung ng aso, pero hindi mo alam kung ano yung parents nila, kung nakakulong lang ba yung parents nila, naging matapang ba. Kasi usually, pagka gusto mo isang aso, o lalo na pagka family pet, maganda alam mo yung ugali eh, yung history nung aso mismo, yung parents niya, ano, o makita mo siya. Kasi kadalasan na yun, nagiging ganun rin yung puppy. Diba? Mataas ang percentage mo ganun. Though hindi lahat, pero mas mataas ang percentage. Yun ang problema pag bumili ka sa mga pet shops. Kung ano yung makita mo, yun na yun. Wala ka ng choice. Ang choice mo lang, whether you like it or not. Kung kaya ng pera mo, hindi. Yun lang yun. Mm-hmm. Pero yung wise buy, na kung talagang pag-iisipan mo, hindi siya wise na bilhin. Hindi. Kasi isasama mo sa pamilya mo, kasama ng mga anak mo, mm-hmm. Tapos alam ganun pala 'yung ugali nung mga ninuno noon or nung parents noon. So nilagay mo 'yung anak mo sa alanganin, 'di ba? So hindi ko nire-recommend na bumili talaga sa pet shop. So, mas maganda dumiretso ka mismo sa breeder. Makausap mo, makita mo kung anong ugali ng may-ari ng breeder, makita mo 'yung aso, makita mo kung paano nila inalagaan, anong itsura, paano nila pinalaki yung mga tuta. Mm-hmm. Kasi kadalasan makikita mo nakakulong ngayon sa mga maliliit na kulungan eh. Mm-hmm. Meron ako dito dati isang aso na to na Pomeranian nandito pa sa akin ngayon. Nabili ko siya ng 2 years old. Akala mo ba ito yung ilalapag ko sa lupa? Hindi ito naglalakad for almost 2 years. Ayaw lumakad. Lately na lang sa akin na nakikihalubilo. Kasi nga, lumaki siya sa kulungan. Wow, that's so sad. Kasi lumaki siya nasa kulungan. Pag lalabas lang, pagka papaiihiin or paglalaro anong may-ari. Kaya nakakaawa. Oh, biro mo yun ito. Ngayon siya? Hi, hello. Cute. Si Candy. Candy. Yes. Ito, nasa, magpa 5 years old na siya ngayon, pero 2 years sa akin bago namin na-train na makisalamuha sa ibang aso. As in, laging takot. Kawawa. Wow. So, nung nakita ko siya, nakita ko agad may fault yung aso. Mm-hmm. Eh, naawa na lang ako. So, yun. Noong time na yun siguro, sabi ko, kunin ko na lang kawawa na may aso. Diba? So ayun yung mga problema pagka minsan kahit minsan naawa ka na wala ka ng choice eh. Parang gusto mo na kunin, sayang naman, kawawa naman. Mhm. All right. Well, medyo marami-rami tayo na pag-usapan ngayon, Oliver. Siguro it's time to wrap up everything. Okay. Pero sabi ni Mikey dito, pups are displayed at even 6 weeks, not even enough time for pups to be socialized to its litter mates. Kung tutusin, totoo to, no? I agree, Mikey. Anong nangyayari kasi, yung mga puppy na to, meron middleman yan kadalasan. Papakyawin nila yung aso para mas mababa yung presyo. Tapos 6 weeks, less than 6 weeks, ipipresto na nila yan dun sa shelves eh. Dun sa store. Kasi pag sumobra na yan ng mga 3 months, 4 months, mas mahirap ng ibenta kasi nagmamature na. Hindi na cute tignan. At saka syempre, mas nagiging active na yan. So, ang mangyayari ngayon is pagka-uwi ng puppy, kadalasan, hindi siya talaga yung tamang time na para iuwi or i-wean off yung puppy. And kadalasan, meron ng problema. Yun na yun. Matatakotin yung aso. Pwedeng maging fighter na or aggressive na yung aso. Meron ganun eh. Yung mga chow-chow kadalasan. Kung mali
yung breeding mo sa chow chow, they can be very aggressive and they can also be very fearful. Yeah, isang tip ano, siguro pag mag-aano ka ng aso, bibili ka or mag-adopt ka ng aso or something regarding dyan sa bagay. Mas maganda yung meron, huwag kang kukuha ng masyadong bata pa. Mm-hmm. Meaning yung ano, nasa 3 months, 4, sila ngayon, sila yung may problema na ano eh, nawawala, lalo na pagka hindi ka reputable yung breeder mo, ang problema doon yung sakit. Kasi nawawala na yung immunity. So, sila na yung mataas na magkaroon ng sakit. So, mas maganda, either mga 5 months na, at least, para matibay-tibay na yung aso. Tapos, mas maganda, kilala mo pa yung breeder. Kasi, less na sa yung problema. Kasi pag maganda, magaling yung breeder, kahit na medyo nasa 5 months na sila, maganda pa rin ang ugali niyan. Baka nga mas maganda pa kasi mas alam nila. So yun. Okay. Meron interesting na comment dito. Si Aldriana Charlene Go wrote to Tiende multiple times questioning how the pet shops, the animals get left in the shop at night, pitch black, AC off, and they spend 24/7 in cages until they're sold. Tapos, ang sabi niya dito, no reply daw. So, ganun talaga, bakit sila magre-reply sa iyo, 'di ba? Parang why are they going to close shop or close business? Eh meron bumibili and they're making money out of it. And this is a sad reality of the dog industry na minsan hindi natin pinag-uusapan. Kaya naisipan nga natin tong episode na to. Kailangan kasi natin mapag-usapan. We need to keep reminding people. Pero before we do this, meron mga iba. We're talking about these pet shops, ang mga pet stores or mga online shops. Ano yung take mo, Oliver, na kaya ko binili itong puppy na to kasi I wanna save this puppy, kawawa naman dun sa litter. Or nandun na siya kasi nakakulong. So, pag binili ko itong puppy na to, sinesave ko siya. Okay. What, again, your question? Okay. Anong comment mo doon sa mga ilang mga dog lovers or pet parents na in their point of view, pag ni-rescue nila or parang binili nila sa pet shop yung aso kasi kawawa naman, they are helping rescuing the dog. Ang tawag nila doon, ni-rescue ko siya kasi binili ko siya. Kawawa naman. So, ang tanong doon, totoo ba talagang ni-rescue mo? Or pinaano mo lang yung nagbebenta noon lalo? Kinonsinti mo lang. Diba? So, merong questionable yan eh. Depende talaga kung ano yung situation at that time eh. Pwedeng kinonsinti mo lang yung breeder na yon, or pwedeng talagang naawa ka doon sa aso. So, depende yun sa ano eh, sa that time na nandun ka eh. Mm-hmm. Yun. So, I agree, no? Guys, ito ano, opinion ko, ha? Kunwari, meron kang nakita na isang pet store, tapos nakita mo yung aso na kawawa naman kasi walang bumibili sa kanya. Tapos you decide na, oh sige, bibiling ko na lang, kawawa naman. You're actually making business with that shop. Hindi mo alam saan nanggaling yung aso. Hindi mo alam kung anong life meron yung magulang niya. Okay? So, because the shop is making money, making profit, selling the puppy to you, you're propagating the business rather than help put a stop to it. Pero hindi, bumibili ka eh. So dahil nakabenta sila, ibig sabihin, uulitin nila ulit yan para makabenta ulit. Pero yan eh. Siyempre, alam, naiintindihan ko guys, itong mga tauhan dito sa mga pet stores na to, mababait naman karamihan sa kanila eh. Kailangan, meron din silang mga pinag-aaral, meron din silang mga pamilyang binubuhay. Pero ang pinag-uusapan lang natin dito is yung welfare lang na po ng aso. Sana naman itigil natin yung pagpapuppy mill. Mangyayari naman yan eh. Kasi kung pinigil natin yung pagsuporta sa puppy mill, mas sinusuportahan natin yung mga matitino na nagbibreed ng mahusay and up to standard. So, mas healthy yung aso, mas masaya ka,
At saka, itong mga taong gumagawa ng mga kalokohan pagdating dun sa aso, napabawasan. Then you're putting a stop to it. Hindi yon parang sasabihin mo, ah, you don't understand. I bought this puppy or I bought my puppy kasi nirescue ko siya. Hindi po ganon. Huwag niyong pilitin na itama yung isang baluktot na dahilan. Okay? So, ganun po yun eh. Alright, sabi ni Claude Reyes Atienza, Coach, I asked a befriend, Ray Wildlife Selling, parang ganyan din sa question mo. She said, do not buy anything cage kasi it's going to increase the demand for such pets. I agree with this. Ayan. Well, thank you so much for the comment. So, ano na tayo? Final words na tayo before we end the show. Oliver, so, teka lang, mayroon comment dito na pinapabasa sa akin si Irene. Sabi niya, baka some readers din are willing to learn, improve their ways, we're trying to invite. Ayan. Yes, para sa mga breeders na gustong matuto, we're going to invite a breeder from Seattle. So, syempre, alamin natin kung ano yung best practice na. Siguro by next week, baka magkaroon tayo ng follow-up episode. Dahil mainit-init nga itong usapin na ganito. Invite ka din namin, Oliver, and everybody else na gustong sumama. So, mas the more, the merrier, para parang karambola ang dating. Nanonood ka pala nun. Ayan, alam ko na yun political point of view mo. Okay, sige. Ano na tayo? Final words tayo before we end the show. What do you want to say about this hot topic? How do we put an end to this? Mga magandang i-impart sa ganyang mga... Siguro, para sa akin, wag konsintihin o wag... Don't buy dogs kung talagang hindi naman... mas maganda mag-adapt ka. And then, before adopting or having a pet or a dog, just be sure na ready ka. Kasi you're adding parang family siya, hindi naman siya aso lang o parang ibon lang dyan na nakakulong. It will be a part of your family. So, definitely dapat talaga maging wise pagdating sa pagganyan, sa pagdagdag o sa pag-adapt ng aso pa. Yun siguro ang pinakamahal dyan. Yun lang. Alright, thank you so much, Oliver. And para sa akin naman po, final words lang, sana po meron kayong natutunan ngayon sa episode natin. Very special tong episode na to. Thank you so much din sa ating guest for joining us today, Oliver of Bahay ni Bantay. So, ito, medyo malapit talaga sa akin to kasi ano nangyayari, nakikita talaga namin yung mga aso na binili sa mga stores. Bilang naman sa stores na to, guys, pati dun sa online. Tinatanong kasi namin, isa yan sa mga tanong na tinatanong namin sa mga gusto mag-enroll at magpaturo ng aso, saan yung kinuha yung puppy para makuha namin, magkaroon lang kami ng idea at mag-gauge. At kadalasan, yung mga may hirap turuan at yung mga may problem na aso, kadalasan ha, hindi ko naman sinasabi lahat, is meron silang background na hindi maganda. Kaya in turn, nagkakaroon ng problema. Diyan ay nagkakaroon ng kagatan, biting issues, potty training issues. Paano masasabing mapapotty train mo? Yun lang naman ang ginagalawan nila, di ba? Doon na yung tulugan nila, doon na yung kainan, doon pa din yung potty area nila. So, mahirap talaga. So, siguro, let's just do our small ways to stop this. Tama, I agree na adopt, don't shop. Pero sabi ko nga, ang pinopromote ko, modification ng adopt, don't shop. Adopt at least one. Guys, yun lang yung siguro pwede kong ibigay sa inyo. I know, ewan ko kung meron mga magsusupport yan, pero yun lang yung pinapasok ko siguro. Adopt at least one. Tapos kung bibili kayo ng puppy, piliin nyo.
Be wise. Do a smart decision. Okay, be wise about it. All right. So, yun lang po for today's episode. Thank you so much for all our viewers and listeners to the podcast. Again, this is your host, Dog Coach Francis. Thank you on the dog behind the human. See you guys. Bye.